so sorry. Okay lang. Naiintindihan ko. Friendzone. Pero sobrang salamat, ha? Papasalamat ako na nandito ka. Sobra. Anong ginagawa mo? Baka sakali matulungan kita. Hindi, okay lang. May tinatapos lang naman ako eh. Ano? Proposal presentation para sa isang malaking kumpanya sa New York. Ahensya din. Nililigawan namin para maging partner namin eh. Eh, impressive naman yung portfolio mo. Gusto kang kaya nila yan. Of course. Magugustuhan nila. Ayan, sobra ka sa trabaho. Masahe mo na. Yan ang kailangan mo. Oh, but ang kain charger ko. Backup ko na rin to. Balik ako agad. Balik ako si Jacob. Add some Pinoy flavor to your Yankee. This is cute. And they've won many awards. Sir, this is really impressive. Absolutely. It's time to come home. So, what do you think, Monica? I think this is it. We found the one. And it's from Slater Ad Agency. Yes. I think we found our future partner. I think we should go to Manila as soon as possible. Now you go for that. That's final. Yes, sir. All right. Michelle, no more meetings today, huh? Okay, sir. All right, thanks. Adrian, good news. Good news. Gusto makipag-meet sa atin ng Sorkins and Sheldon. Wow. Yes, wow. Lilipad sila dito sa Manila by next week. Next week? I'm so excited. Gustong-gusto nila yung ginawa mong proposal. No, of course. Alam ko yung gusto niya eh. Niya? Sir. Alam ko kung ano magugustuhan ng asawa ko. Ayan na. Ito na. Bonjoy! Bonjoy! Grabe, laki mo na! Ah, si ano nga pala, Tito Vince mo. Hoy, kumusta ka na? Pogi-pogi ah! Welcome back, Monica! Grabe, na-miss kita. Kamusta yung kita ka sobra? Vince! Ay, kamusta na? Kamusta? Ito na ba si Martina, ha? Grabe, laki-laki na nung pamangkin ko, ha? Cute naman, no? Napagod sa biyahe. Oo nga. Tama kong pagod na pagod tong baby na to. Alam nyo, umasok na tayo sa loob kasi marami yung linutong masasarap na pagkain. Kasi gutom na kayo. Sigurado ako. Sure. Tara, oh, para maraming pagkain, ha? Grabe naman yung mga pamangkin ko. Talaga naminis yung Filipino food, ha? Oo nga, ako gutom na gutom talaga yun. Oo nga, so bentang-benta si Vince, ha? So, anong bago sa'yo? Kaya nga ba tayo huling nag-usap? Kuya, ano ka ba? Nung birthday lang ni Nanay. Oo nga pala. Natin. Pero grabe, Monica, sobrang na-miss kita. Sobra. Korean? Ay, nako. Ay. Wow. Alam mo, Monica, I must say, ang lakas talaga ng loob mo. Pili ba ko sa'yo? Kuya, ayoko rin naman magtago ng matagal. Hindi ko to kayang gawin habang buhay, no? Pero ready ka na ba talaga?
Nang dumating ka dito sa Pilipinas, siguro man naisip mo na all it takes is some time bago ulit kayo magkita ni Adrian. Kuya, hindi naman ako uuwi dito kung hindi ko kaya. So, ano plano mo? Plano mo bang ipakilala si Martina sa kanya? So, give up mo ang trabaho mo sa US para lang makasama mo dito sa Monica. Inoferan ako ni Mr. Sheldon. Senior graphic artist daw sa bubuksan niyang agency. Kaya, magkasama pa rin kami ni Monica. So, package deal kayo ni Monica dito sa Pinas? Iba ka, bro. Pati ka noong boss, nauto mo na. Hello, sir. Are you ready? Ready. Wow! Napakang ganda naman ng little sister ko. Thank you, Kuya. Kuya, may kilala ka bang magaling na lawyer? Bakit? Nag-iisip ako ng annulment. Excuse me. Oh. Mr. Slater? Monica Davila. Yes. It's nice to finally meet you. Nice to meet you too. Nasaan si Mr. Sheldon? Nasa comfort room lang. Papunta na yon. Okay, okay. Please, maupo ka. Please. Thank you. Please. Kanina ka pa? Ngayon lang. Ay. So, gaano katagal ka uli sa States? 3.5 years. Mm-hmm. More than 3 years. Yeah. Oh, matagal na rin yun, no? Matagal-tagal na rin. Medyo nakapag-adjust na rin. That's good, that's good. That's good, no? Oh. Ah, dito na siya, sir. Okay. Hello, John Slater. Welcome to Manila. Anthony Sheldon, thank you. Oh, saan ka na? Andito na sila. I think it's best for you to go to the countryside, don't you think? Mm. See some beaches. Yeah. White coral, blue water. Rakai. Yeah. I could stand that for a while. You look like you could use a tan. Yeah. Why, thank you. No, I mean that. No, he surfs. Really? Yes. Mm. Oh, we have so many great places here. There's Belair, really great surf spots. You know. Looking forward to the north of Luzon. Oh, there he is. This is my creative director, Mr. Adrian Davila. This is Mr. Sheldon. Mr. Sheldon, Adrian. Pleasure. Nice to meet you. Mine, sir. Please sit down. And this is Monica. Santiago de Villa. Kilala mo siya? Yes, sir. She's my wife. Ex-wife. Monica, is everything going to be all right? Of course. As long as Adrian doesn't mind, then you can go on. This is just business. We'll be fine, sir. Okay. Okay, all righty then. Let's get started. Yes, let's continue.
So, okay. Well, I have to say, when I first read your presentation, I like it. I thought it was quite familiar. Kilalang kilala mo ako. Monica, would you like to share the details with them in regards to our proposed partnership? Sure. Sigurado ka na ba talaga? Ito na ang pinakasigurado ang gagawin mo sa buhay ko. Ganda po ng wedding, no? We'll review everything and get back to you soon. Okay. But I'd like to say right now that it's looking really good. Wonderful. Makes us very excited then. We look forward to seeing you soon. Thank you. Likewise. Monica, I have to run. I have a personal appointment. I'll call you later. Yes, sir. Ako na din, Adrian. Muna na rin ako. I have to see my wife. Adrian, Monica. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Look forward to working with you. Yeah. Bye, sir. Marami kang gustong itanong. Marami kang gustong sabihin, kaya... Sige. You deserve it. Yes. I deserve your attention. And your explanation. Dahil inilayo mo sa akin ang mga anak mo. I'm sorry. Paano maibabalik mong sorry yung mga taon na nawala ako bilang ama nila? Adrian, marami na nangyari. Marami rin akong kailangan gawin para sa mga anak ko. Katulad ng... nang ilayo sila sa akin. Alam mo, pag naiisip ko itong galit ko, pag nararamdaman ko, pinaalala ko na lang sa sarili ko na ako yung gago eh. Kasalanan ko lahat dahil nagkamali ako sa'yo. Nagkasala ako sa'yo. Pero tao lang ako eh. Nagkakamali din. At higit sa lahat, nasasaktan din.
Hanggang kailan ba yung parusa ko? Maayos naman yung kalagayan ni Bunshoy. Kay Martina. Martina. Baby girl. Okay sila, Adrian. Wala kang dapat ipag-alala. Nasasama ako sa'yo. Dadalhin mo ako sa mga anak ko. Ihanda ko muna yung mga anak natin. Lalo na si Bunshoy. Huwag mo ipagdamot sa akin yung mga anak ko. Tatay ako nila. Gusto ko makita yung mga anak ko. Ako ka sa Amerika. Anong ginawa mo doon? Pakasarap ka doon? Tapos tinago mo yung mga anak ko. Inalayo mo sa akin. Anong klaseng ina ka? Isang ina na pinoprotektahan ng mga anak niya. Yun ang ginagawa ko. Makikita mo mga anak natin kapag handa na sila. Kukunin ko mga anak ko. Sa titib, paglalaban ko ating pag-ibig. Sa harap ng paghihirap at masakit, ako'y handang magtiis. Hanggat di kita lubusang maintindihan, aaminin ko Ano? Gusto niyang kunin yung pamangkin ko at isama dun sa anak niya sa labas? Gago ba talaga yan si Adrian? Monica, ba't kaya hindi mo nalang kausapin ang boss mo? I'm sure given your history with Adrian, maiintindihan niya kung bakit hindi mo tatanggapin yung trabaho. Wag! Bakit ikaw ang aalis? Bakit kailangan kompromiso mo ang sarili mo para sa lalaking yun? Monica, makinig ka nga sa akin. Pinaghirapan mo yung trabaho mo, yung career mo. Huwag mo lang basta-basta itapon para sa kanya. Kuya, magsasuffer lang si Monica if she stays. Sa'yo ko lang isipin niya na hindi pa ako nakaka-move on. Dapat lang. Kaya patunayan mo na kaya mo. Eh, paano kung kulitin siya ng kulitin tungkol sa pamangkin natin? Papunta pa lang naman ako dito. Alam ko ang posibleng mangyari yun eh. Gusto niya talaga makita yung mga anak niya. So ano? Payag ka ba? Tatay siya ng mga anak ko eh. Kung darating yung araw, nakakailanganin siya ng mga anak ko. Ayoko umabot sa point na pati sa akin magagalit yung mga anak ko. Wow! Baby girl! Naku, meron na tayong prinsesa! Eh, kuya, kailan mo naman sasama dito si Martina? Eh, tara, sunduin na natin! Paano mo susunduin? Ayaw nga ipahiram sa akin, ipinagdadamot eh. Eh, baka naman, nakasinghal ka habang kausap mo. Ako na lang kayang kakausap. Mm. Huwag na, ma. Ako na. Aayusin ko to. Kayang-kaya ko yan. Mayroon tayong juice. Oh. Sarap. Adrian, kailangan ko ng approval mo. Tingnan mo to. Mm. Okay ba? Siyempre, di ba? Events planner ang mami ni Jacob. So, gusto ko maganda naman yung birthday niya. So, yan. Yan ang pinili ko. Gusto ko safari theme. Kasi, di ba, si Jacob, mahilig siya sa animals. So, what do you think? Medyo mahal, pero okay lang yan. Gusto ko naman best para sa anak ko. So, what do you think? Okay lang.
May problema ba? Hmm? Wala. Alam ko na. Tingin ko, pagod ka sa trabaho. Gusto mo mag-out of town tayo nila, Jacob? Para makarelax ka. Next time siguro. Pag-usapan na lang natin. Mauna na ako, ha. Tulog naman na si Jacob, eh. Tuloy mo na. Sandali. Yung coffee mo. Hindi mo pa naiinom. Wala. Thank you. Gusto ko matulog, eh. Sige. Ingat ka. Can I talk to you? Anak, nakita kami ng tatay mo, ha? Kinukumusta ka niya? Anak, pause mo muna yan. Sige na. Usap muna tayo. Namimiss ka na daw niya. Gusto ka daw niya makita. I'm sure, anak, miss na miss mo na rin ang tatay mo, di ba? Anak, sorry ha. Sorry kasi... ay, hindi namin naayos ang tatay mo. Nakalayo tuloy kayo. Sobrang sorry si Nami doon, ha? Pero mahal na mahal kita, anak, ha? Alam ko, ay... tatay mo, kahit hindi mo man nakakasama ngayon, mahal na mahal ka nun. Mahal na mahal ka nun. Huwag mong kakalimutan kayong dalawa ni Bibi Martina. Mahal na mahal na kayo. Gusto mo bang makita ang tatay mo? I love you, anak. I love you too. Ayan, oh, maraming ice, di ba? Punong-puno na yung tubig. Oh, sabi ko, juice eh. Nakainis. My God! Pwede mo ka mag-make face? Nung buntis ka kung alilain mo ko, gano'n na lang, wagas! What a friend! Makaluha. Hinit ang ulo? Oh, ikaw na mag-juice, ako na magtutubig. Thank you. Pumunta pala ako dito kasi kailangan ko ng number ng travel agent mo. Magbabakasyon kasi kami ni Jacob. Yung malapit lang, Hong Kong, or kaya Boracay, ganyan. Kahit saan, sasama ko din kasi si Adrian. So, anong drama mo? The family that travels together, stays together, ganon? Kasi nga, si Adrian, feeling ko, stressed siya dun sa merger nila. Gusto ko lang mag-relax siya, mag-huminga, ganyan. Besides, nakikita ko naman na joy din niya si Jacob. So, nakiksaya na mo ron? Talaga? Pero, alam mo, Nicole, akala ko dati, ah, baliw ka lang para isipin na may chance kayo ni Adrian. Pero napansin ko, pagtanto ko through the years, mabuting tao si Adrian talaga. Hindi na kayo pinabayaan ni Jacob. Diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, mabait talaga si Adrian. Oo, nagkamali siya sa asawa niya noon. Humingi naman siya ng tawad eh, pero hindi lang siya tinanggap. Tinapos na lang ni Monica ang lahat sa kanila. Pero ako, kahit kailan di ko siya iiwan. Kung ilang beses siya magkamali sa akin, ganong karaming beses ko siyang tatanggapin at papatawarin. Talaga? So, ano feeling mo ngayon? Legal wife ka, ganon. Bakit? Malay mo, in the near future,
Tsaka hindi naman masakit sa tenga pakinggan ng Mrs. Nicole Devilla. Paglalaban ko ating pag-ibig sa harap ng paghihirap at masakit, ako'y handang magtiis hanggat di kita lubusang maintindi.